kukunin na rin natin, iaaral na rin natin. And kung napapansin nyo mga boss, yung aneno nung kartabon, hindi nagmagalaw. Ito na lang dulo na to. Hello, good morning mga bossing. Ito yung shaftung ng propeller ng Samangka, yung sa pinaka-capital ng LSE, yung sa maliit sa mga speedboat. Ngayon, nagre-reklamo siya. Palagi daw nasisira yung oil seal niya. At palit niya, walang isang linggo lang. Wala pa isang linggo, sira na nang sira ang oil seal. Ngayon, nag-chinek ko. Ayan siya. Malaktot. Dito siya, nakasentro siya dito. Sentro dito. Dito siya dulo. Malayo na, oh. Bale, dito tapat na ito yung oil seal, eh. Dito tapat na ito yung oil seal. Ayan, oh, laki ng alo. Kung papasin nyo. Ah, ngayon, iaanay natin. Tulad ng dati, dating gawi. Tulad ng pag-alay natin ng propeller ng mga sasakyan, ng mga trailer, gano'n. Gagamit natin ng welding sa pag-alay. O, ito. Tingnan nyo na lang. Dahil dito sa part na to, wala naman tumatama dito, nakaprito. Dito tayo mag-ispat. Dito tayo mag-ihinang. Okay na, matining na mga bossing. Dito, sa pwesta ng oil seal, laging marami ka problema niya eh. Kasi hindi na tumagal yung oil seal niya. Laging tumatagas yung langis. Ito, dito sa may spline ito, ang nakapasok dito, yung pinaka-elisin niya. So dito naman tayo kukuha ng konti ng ispat dito sa puno para maanay naman na rin ng konti rin sa dulo. Pero ito, walang problema to sa labas na yan eh. Sa oil seal, ayos na. At least dito sa puno ng oil seal.
ito yung problema niya, ito yung solve na daw. Okay na siya. Ito, magkakaroon lang siya dito ng kaunting vibration sa bangka. Pero kukunin na rin natin, iaaral na rin natin. Kung napapansin nyo mga boss, yung aneno nung kartabon, hindi nagmagalaw. Ito na lang dulo na to. At ito, bagong tip ko sa inyo. Kasi ito, shafting to. Yung sa propeller, ang style ng spot natin, paikot ba? Mapaganito, mapaganito, paganyan. At saka tubo. Sa propeller, kung saan ang lapat, doon i-spot. Kung saan ang lapat na gano'n, kung saan dumidikit yung ating surface gauge. Sa ganitong shafting, kung saan naman kumakawang, doon sa tapat na yon, doon ka naman mag-i-spot. Para nakaganyan siya, dito kawang siya, pag in-spotan mo dito, tatango siya doon, tatata siyang gano'n. Nakuha niyo? Ngayon, pag ang propeller naman, pag dito usbong na ganyan, pag in-spotan mo dito, na gano'n din siya, lulubog naman siya. Ito malayo sa... Malayo doon sa... Tawag doon? Kung saan kayo ispat, kailangan hindi doon sa akwan na may problema. Pag sa propeller ng mga sasakyang panlupa, kung saan mismo may lapat, doon ka mismo sa tapat tayong i-spot para sa bumaba. Yeah. Yun, nakuha nyo. Ito, yun ispat nito. Tama ba yung panawanan ito? Yun ispat nito, papalagbang na ganon. Pag tubo, sa tubo. Oo, pag yun sa tubo. Pag shafting na solid, paayon siya, pa ganon. Horizontal. Yan, paayon siya na ganon, ang spot niya. Ayan, oh. Pero pag tubo, paikot na pa ganon. Ayan. Oh. Sana makuha nyo. Ayan. Yun doon na lang sa dulo. Titingnan natin niya mamaya. Natalo na.
na lang yan, wala namang problema yan. Nasa ako na yun, sa target test COVID na yun. O, ayan. Sana may napulot kayong idea naman. Medyo kasi yung pagkakataon, kailangan hindi mo pwedeng kuwanan yung tiglayin ba? Kailangan talaga, okay, okay. Shoutout na lang sa lahat. Maraming maraming salamat ulit sa inyo panonood. Ulit, nakapagulat kami ng kaunting tip. Alaman. Bye. Pating lakit maratane, pating lakit kaham. Okay.